Hello po mga ka-cat lover. Worried po ba tayo sa ating mga alaga kung ano ang dapat nating gawin, ano ang pwede nating ipainom sa ating mga alaga na may sakit? Isishare ko lang po sa inyo kung ano ang mga pangunahing remedyo ko sa aming mga alaga sa tuwing meron silang mga iniindang sakit. Katulad na lang nitong tawa-tawa. Ayan. Ito ay effective po ito. Lahat naman po talaga ito ay effective. Depende na lang po kung ano yung mga sakit nila. Ngayon, ang tawa-tawa po, lingit sa kalaman ng karamihan na ito ay pampataas ng platelet. Hindi lang naman po pampataas ng platelet ang tawa-tawa. Marami pong benefits na nakukuha nito. Ganun din ang ginger. Itong ginger na ito, ginagayat po natin. Tawag ito? Yung gingudngud ba? Yung gingisngis. Ginadgad. Yun, ginadgad. Tapos kukunin natin yung katas nito. So, ito na po ang result. Ito na siya. And, lagyan lang po natin siya ng honey. Kung wala mang honey, brown sugar, kung wala naman brown sugar, muscovado, kung wala muscovado, white sugar. Nasa sa atin na po ang desisyon kung ano ang gusto natin. And ito, pag ang ating mga alaga walang ganang kumain, may ubo at sipon, ito lang po ang pangunahing lunas. Check, magkakagana po sila ng manghihingi po sila ng pagkain after na makainom sila nitong ginger with honey. Sa mga pusa na nagbabahing, mga may sipon na malala na, nagbubula-bula na ang bibig, meron na naglalaway na, ito po ang solusyon. Ginger with honey. Ito ang pangunahing solusyon sa bahay pagdating sa ubot sipon ng ating mga alaga. Pag wala silang ganang kumain. Paulit-ulit. Pasensya na po, paulit-ulit ang aking sinasabi. Next, itong snake plant. Ito yan, snake plant. Parating bida yan sa video natin. Itong snake plant. Kasi, magaling po ito sa bukol ng ating mga alaga. Sugat, or mga allergy, sakit sa balat. And paano ba natin 'to ginagawa? Didiktikin lang po yung itong dahon. Ito na po yung result. Ito yung dinikdik na dahon ng snake plant. And kukunin po natin yung katas. So ito na yung resulta ng pinagkatasan nating snake plant. Ito na yung katas niya. Yan. Huwag po kayong matakot kasi pag ni-research natin 'to, nakalagay sa internet sa kung ano man yung mga link na yan na nababasa natin na ito ay poisonous. Base sa na-experience ko sa mga alaga naming pusa, matagal na itong gamit. Pero hanggang ngayon, sa awa ng Panginoon, kasama pa rin at kapiling pa rin namin ang aming mga alaga. Etong sambong, magaling ito sa UTI. Ang sambong na ito, pag wala tayong tanim, meron po tayong mabibili sa drugstore. Butika, sa drugstore, mabibili po natin ang kapsula ng sambong. Madali lang, pag maganda talaga na meron tayong stock para just in case na isa sa mga alaga natin may infection o UTI infection, urinary tract infection, ito lang po ang solusyon, sambong. And
Kung wala man tayong sambong, marami pa po tayong option. Pwedeng talbos ng aratilis. Yan, isa yan. Nakakatulong po yan. Talbos ng atis. Pakuluan lang natin. At yung pinagkuluan, yun po ang ipapainom sa ating mga alaga. Etong ginger, effective din po ito sa may infection, UTI. Yung mga nagsusuka, yan. Motion sickness. Ito, maganda ito. Kaya lang, ang pinaka-hate ng pusa itong ginger. Bakit? Dahil sa anghang, ayaw nila ng lasa. Talagang sapilitan ang pagpainom. Pero, napaka-effective pagdating sa kawalan ng ganang kumain, pag may ubot sipon sila, ito lang po ang solusyon. And itong next, itong malunggay. Malunggay juice o malunggay extract. Ayan. Paano po natin ginagawa yung malunggay para makakuha tayo ng katas? Ito yung malunggay sa mga hindi pa familiar o hindi pa nakaalam kung anong itsura ng malunggay. Ito po siya. Yan po yung itsura niya. Yan po yung tangkay. Ang gagawin lang po natin, hihimayin. Tapos, kung may blender, depende po sa ano sa dami ng alaga natin at depende rin sa ano. Ayun nga, kung marami ang alaga natin, mas maganda na marami din ang kukunin nating malunggay. Marami rin ang gagawin katas. Ang katulad nito, ayan, may katas na tayo ng malunggay. Effective din po ito sa mga inflammation, kung ano man yung mga infection, lahat. Lahat ng ito, effective po. Yan, lahat po yan. Iba-iba nga lang ang variety para ang tao at ang hayop hindi magsawa. Pag hindi siya hiyang sa isang klase ng herb, oh, meron pang ibang option. Ganun lang po yun. Tapos ito namang oregano. Yan. Effective din po ito sa ubot sipon. Pero, depende po sa ating mga alaga dahil meron talaga na hindi hiyang sa oregano. Itong turmeric, ito, turmeric na ito, pwede ilalaga, pwede rin itong gadgarin lang, tapos kukunin natin yung katas na hindi na dinadarang sa apoy. O hindi na natin dinadaan sa apoy. Mas effective po siya pag hindi dinadaan sa apoy. Itong luyang puti. Ayan. Lahat ng ito, mga ka-cat lover, very effective. Nasa sa atin na po kung ano yung gusto natin ilapat sa ating mga alaga. So, yun lang ang mai-share ko regarding sa mga herb, mga home remedies na makita at matatagpuan lang natin ito sa paligid at sa kusina. Ito ay sa mga walang pampavet. Pero kung may kakayanan naman tayo magpavet, eh wag na po tayong magtiyaga dito sa mga herb na ito. Sa mga walang pampavet, ayun, ito yung the best. Ito yung mga isa sa mga option para sa ating mga alaga kung paano natin sila pagalingin. So, yun lang, lahat naman na ito natural antibiotic. Natural na panlunas sa ating natural na mga alaga at sa ating tao na natural ang ating katawan. Ika nga, kung natural ang ating katawan, dapat natural din ang ilalapat sa ating katawan. So, pero nasa sa atin pa rin po ang desisyon, nasa sa atin pa rin po ang choices o choice kung ano yung gusto nating ilapat sa ating katawan at sa ating mga alaga.
So, yun lang. Sana po ay may natutunan po tayo sa videong ito kung ano ang mga natural na remedies para sa ating mga alaga. Muli, saan man tayo naroroon, parati po tayong mag-iingat, lalong-lalo na sa pagmamaneho. Ingat, ingat, ingat po tayo. At huwag po tayong makalimot, tumawag sa Panginoon para sa ating kaligtasan. And by the way po, huwag po natin itong itapon. Ilagay lang po natin ito sa ref. Then, sa sunod na gamit, pag naubos na itong katas na snake plant, ay magagamit pa natin ito dahil marami pa naman itong benefits na makukuha. So, yun lang. Thank you for watching po.